tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng pot holder gamit yung mga luma nating damit. At yung frame para sa paggawa na gagamitin natin ay karton lang. Una nating kailangan, yung karton natin ay dapat na may taas na 10 inches. Tapos yung kanyang haba naman ay nasa 7 inches. Pagkatapos nyan guys, magsusuka tayo ng half inch. Yan. Both sides. Tapos, kubuhita natin. Pwede kayong gumamit ng ruler. Okay. Tara, sa side na to. Pagkatapos niyan, dito naman sa magkabilang to, kuha naman kayo ng 1 inch. 1 inch. 1 inch. Tapos dito rin. 1 inch. And 1 inch. Tapos, dahil sa 10 inches to, yung nasa loob, binawasan natin ng tagwa 1, no? Kaya magiging 8 inches yung nasa loob na lang. Ganun din sa kabila. Pagkatapos, sa pagitan nito, yung 8 inches na yan, guhitan nyo yung kada half inch. Half inch, kada half inch. Bali yung 1 inch sa both sides, huwag nyo nang i-divide sa half. Yung nasa loob lang, mula dito. Tapos ganun din sa kabila. Pagkatapos niyan guys, gugupitin natin, no, hanggang dito lang sa boundary na to. Bali lahat to, 16, no? Kasi 8 inches times 2, 16 by half yan kasi pa-deliver. Pagkatapos yan, okay na yung ating karton. Ang isusunod naman natin i-prepare guys yung tela, no? Na ating gagamitin sa paggawa ng pot holder. Yan. Kahit na ang paggupit natin, kahit mga tagwa 1 inch ang lapad. No? Pero depende pa rin sa inyo. Gagawa tayo ng mga yan, pagkatapos nating magupit guys, pwede natin siyang hilahin. Hilahin natin ng ganito para medyo mag ganito. Nakaroon yung ano yung tela. Line.
Tapos guys, para naman ipagdugsong natin, kasi gagawa tayo ng mahabang ganito. Pwede natin ito. Pwede nyong tahiin kapag pinagdugsong na ito. Pwede nyong tahiin para maging magkadugsong na sila. O kaya naman, kung ayaw nyong magtahi, pwede rin naman siyang pipitan natin. Paliitin natin yung dulo. Parang ganito. Ganyan na lang yung dulo. So, dudugsong natin. Tapos, itatali na lang natin para hindi siya gaano makapal, kailangan talaga ng gupitan. Secure din natin yung pagkakatali, baka mapigtas. Tapos, trim natin, putulin natin yung mga dulo. Mga apat lang guys yung ipapagdugsong natin. Yan, mamaya na lang natin idudugsong kung kulang pa, kasi mas mahirap maghabi o mag-weave kapag masyado nang mahaba. Okay guys, simulan natin yung paghahabi o yung pag-weave. Ito, ilagay nyo lang yung pinakadulo dito, yung ipit nyo. Ipit nyo lang dyan. Tapos, ipit nyo rin lang sa katapat niya. Huwag gaano yung maluwag guys, or masyadong mahigpit. Sakto lang. Tapos ganun lang guys. Yan guys, pagkatapos nyong malagyan na itong lahat, yan, dito na tayo sa pinaka last part na. Kung gusto nyo ng ibang kulay, gusto nyo ng may partner na ibang kulay yung inyong pot holder, pagdating dito, pwede nyo nang putulin, tapos dugsuman nyo ng ibang kulay. Pag nandito na, dahil sa wala akong nagawang ibang kulay, ito na lang, nakasayang din yung iba ko pang mga black. Ang gagawin, dito pa ganito. Tapos, mag-i-start na kayo mag i-hahabi nyo siya. Or i-weaving. Yan. Alternate lang. Yan. Sa ilalim, ibabaw, ilalim, ibabaw.
Ito yung sasabi ko sa inyo guys, na mas maganda na huwag masyadong mahaba yung pinagdugsong-dugsong nyo. Kasi mahirapan kayo dito banda. Pero dahil maiksi lang yung ginawa natin, madali lang. Tapos yung ganyanin, hihilahin. I-arrange nyo na lang siya. Lagay nyo sa pinakadulo, isiksik nyo. Tapos, ganoon ulit. Ayan, taas-baba. Ito naman yung nasa, sa ilalim naman yung itataas. Pwede rin ganito. Guys, malapit na tayong matapos. Medyo tumabingi kasi nahigpitan ko. Stretchable kasi itong telang to. Okay lang yan. Yan, dito sa pinakadulo, continue nyo lang. Kailangan lahat yan na ma-fill up, ano. Yan, okay na guys, natapos na. Tanggalin na natin. Tapos yung pinakadulo kanina guys, yung nakasabi dito, nakaganyan. Yun yung gagawin natin, hawakan. Kaya, nagawin natin siya ng buka. Guys, tapos na yung ating pot holder, no? Meron na tayong handmade pot holder. Tapos, meron din akong ginawa na mas maliit. Ang cute niya. Okay. Kaya, thank you for watching guys. Sana
makatulong sa inyo kung gusto niyo gumawa ng pot holder.